Maulan pa rin ba dyan sa mga lugar nyo, mga kamarites? Dito din maulan pa, kaya naisipan naman namin magluto ng sinigang sa bayabas. Tara at samahan nyo akong magluto ng sinigang sa bayabas. I-ready na natin ang ating mga gagamitin, ang ating bayabas, siniwa ko lang yan, at ang ating sitaw, ang ating okra, syempre pati na rin ang ating gagamitin kangkong. At huwag nating kalimutan, lagyan ng siling haba para mas mabango ang ating sinigang sa bayabas. Pinalambutan ko na nga rin pala itong gagamitin nating baboy. Spare rib nga pala ang part nito, mga kamarites. So tara at umpisahan na natin magpakulo ng ating bayabas. Uunahin natin pakuluan ang ating bayabas para lumabas ang lasa nito bago natin ilagay ang mga sangkap ng ating sinigang sa bayabas. Kapag mabango na ang amoy nitong bayabas natin, ay ilagay na natin itong pinakulo nating baboy. Para medyo lumambot pa siya, pero malambot na to, mga kamarites, dahil nga pinalambutan na namin. Dito nga pala sa 1 kilo at kalahating baboy ay 1 kilong bayabas ang inilagay ko. Gusto ko kasi maraming bayabas talaga para malasang malasa sa ating sabaw. Kaya kung may tanim kayong bayabas, mga kamarites, tamang-tama ito na pagluluto ng sinigang sa bayabas, lalo na pag hinugna ang mga bayabas. Inilagay ko na nga rin pala yung sabaw ng pinagpakuluan ng ating baboy. At takpan natin para kumulo pa ito at lumasa ang baboy at ang ating bayabas sa ating sabaw. So ayan at okay na siya, mga kamarites, pwede na nating ilagay ang ating mga gulay gaya ng okra at sitaw. Kahit ano namang gulay ay pwede nating ilagay dito, mga kamarites, lalo na pag mahilig tayo sa gulay. Ilagay na nga rin pala natin ang ating pork cubes. Kung hindi naman mahilig sa gulay ang mga anak nyo, ay siguradong makukuha na ng sabaw ang sustansya ng mga gulay na inilagay natin dito. Ilagay na nga rin na pala natin itong green chili natin o ang siling haba. Para bumango na rin ang ating sabaw. So ayan ang bango-bango na, mga kamarites. Kung naaamoy nyo lang, tiyak na magre-ready kayo ng 1 kalderong kanin. Inilagay ko na nga rin pala itong ating kangkong. Sa ganitong lutong sabaw talaga, mga kamarites, ay masarap maraming gulay ang ating sinabawang baboy. So ayan nga at malapit na nating iserve itong napakasarap na sabaw. Lagyan na natin ng kaunting patis, pampalasa na rin. Medyo matabang pa kasi sa panlasa ko, kaya nilagyan na namin ng patis. Pag ganitong maulan, ito talaga masarap na mga higupin na sabaw. So ayan at kumukulo-kulo na siya, pwede na nating ihain ang ating napakasarap na sinigang sa bayabas. At kung nagustuhan nyo naman po itong mga recipe namin, don't forget to subscribe. At kita-kita po tayo sa mga susunod pang recipe namin ni Moy. Marami pa po kaming i-share sa inyong mga recipe namin na siguradong magugustuhan nyo. Kain po tayo. Thank you for watching!